panahon. At ito ay magandang pagninilay tungkol sa unang pagbasa na binigyan diin ang Sabat. Ang Sabat ay ang araw ng pamamahinga. Kaya kapag bumagyo, walang pasok. Okay. Kapag lumindol, walang pasok. Kapag may nangyaring sakuna, walang pasok. Ngunit ang di ko maintindihan, bakit pagkatapos mangdaya ang Comelec, may pasok pa rin? Mas masahol na sakuna to kesa sa bagyo, sa lindol, sa gyera, sapagkat dito ang sakuna ay moral, hindi physical, hindi political, is a moral disaster. Kaya ang paalala ng Panginoon, kailangan marunong tayong magpahinga. Dapat may araw, isang araw sa bawat linggo na hindi humahawak ng pera ang tao. Hindi humahawak ng mga pala, martilyo, ballpen, computer. Sila'y hindi nagtatrabaho, kundi yung buong araw na yon, sila'y nagpapahinga, nananalangin, kumakanta, nagsasayaw, kumakain ng malinis, kapiling ang kanilang mga pamilya at ang mga pamilyang nagsasama-sama at nagbibigay puri kay Yahweh. Ayan po ang tinatawag na Jewish Sabbath na once a week, 24 hours. Mula sa pagbaba ng araw ng Biyernes hanggang sa pagbaba ng araw sa Sabado, 24 oras nagpapahinga po ang mga Hudyo. Ngunit walang pahinga ang mga magnanakaw. 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 Wala rin pahinga mga pulis sa pagbabantay sa amin. Salamat po. Opo, hindi pa tapos ang misa. Opo, bakit po nila kami pinaalis dito? Ano po ang problema nila? Ano po? Hindi po, hindi nila pa ako pwede paalisin dito. Hindi pa pinapanganak si Garcia, ako'y pari na dito. So, pakisabi sa kanila, hindi aalis si Father Robert, wala silang karapatan pagsabihan ako na hindi ako pwede mag-isa dito. Pakisabi po. Thank you po. Thank you po. Freedom Plaza to, hindi po, hindi. Hindi po. Ako po'y pare, nag-misa ako ngayon. Opo, I'm sorry po. I'm sorry po. I will not obey. I will not obey the Comelec. I will not obey. Apaki, ano nga, live to. Inaalis tayo dito dahil hirap, wala rin tayo paintulog na mag-misa dito. Natatakot pa kayo sa panalangin? Natatakot pa kayo sa panalangin? Are you afraid of prayer? Natatakot ba kayo sa panalangin? Mabuti naman may takot kayo sa Diyos. Mabuti na lang may takot pa kayo sa Diyos. Bro, medyo takot sila sa maliit na grupo nito. Dahil hindi po tayo natatakot sa kanila. Natatakot pa kayo sa mga walang takot sa inyo? Natatakot pa kayo sa mga walang takot sa inyo?
matakot kayo sa katotohanan. Vulgar na kayo eh. Matakot kayo sa kasinungalingan. Matakot kayo sa panlilinlang sa taong bayan. May takot po ang mga yan. Kung wala silang takot, pati na tayo pinaalis. It is difficult to listen to the truth. Ang hirap pakinggan ang katotohanan na kaduda-duda kung pagkakatiwalaan ng COMELEC sa nakaraang eleksyon. Kaduda-duda kayo, nakatatakot, takot na kayo na kasi baka mabulgar ang katotohanan na hindi lehitimo ang nakaraang eleksyon. Nakatatakot talaga yan. The truth, before it sets us free, it will make us miserable. Diba, mayroon kayo nakita mga ganyang mga posters. Matagal na akong nakulong. Matagal na akong na-detrit. Matatakot ako kay Garcia. Garcia! Matatakot ako sa iyo. Matatakot ako sa inyo. Diyos lang ang aking kinatatakutan. Praise God! Hindi nga tayo natakot sa ulan. Pasang-pasa na tayo. We have said our peace and I think they're beginning to feel our presence. Kasi nakita nila umulan at napasa, nagpandapan napasa tayo. We stood our ground. Rain or shine, nothing will deter us. Even the police. Even arrest. Come and arrest us. Make a big issue out of this. Please address us. So my dear friends, walang kapahingahan ang korap na gobyerno ito. Hindi nila maisa-isang tabi ang kanilang kapangyarihan. Paluktot ang paggamit sa Plaza Roma raw tayo dahil Freedom Park yun. Freedom Park rin ito. Saka I am free as a priest to celebrate the Eucharist because I just prayed for our country and prayed as well for COMELEC. Prayed for everyone who needs to be prayed for. Sige. Alamay ko, sapat na yun. Salamat sa mga kayani na narinito. Salamat. Salapakan ninyo yung mga sarili. Salamat. Dumating si Egay at parating na si, sino ba yung letter F? Si Falcon. Parating na si Falcon. Nandito pa rin ang mga magigiting na dumadalo sa Last Friday Devotion. Mabuhay po kayo. Kaya tayo po ay nagpapasalamat na, magpapaalam na sa Panginoon, magpapaalam na sa isa't isa, at magpapasalamat sa kapulisan na pinaabot sa atin ang pakiusap na wala sa lugar ng COMELEC, na umalis na tayo, lumipat tayo sa Liwasang Bonifacio. Eh wala ang COMELEC sa Liwasang Bonifacio. Ang misang ito ay para sa inyo. Diba? Diba? Hindi kami pupunta sa Liwasang Bonifacio. Kung nandoon ang COMELEC, nandoon kami. Understand? Understand.
It takes a while for people to understand if they are fixated on doing what is wrong. They cannot see what is going on under their very nose. Kaya Father, pakidiscuse po na kami. meron kasi kostya na nahulog sa tubig, kaya it has to be brought back to the hydro. Maraming salamat sa mga matibay ang kalooban na pinagtatanggol ang ating inang dayan. Sana po ipagpalain kayo at Robert sa iyong pagkataga, nilalantad mo ang iyong sarili, ang buong pagmamahal sa ating bayan. Pagpalain nawa kayong lahat. At alalahanin po natin na ipagdasal na rin natin ating mga kapatid na kapulisan, sapagkat sila ay sumusunod lamang sa mga nag-uutos. Kaya lamang ang mga nag-uutos sa kanila ay nalalabuan ng isip at paningin. Sana po ay liwanagan ang mga nag-uutos sa kanila, para naman pag-uutos sa kanila ay maging tama ang kanilang patakaran. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon na tayo pagpalain. Sumayin niyo ang ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Naialay na natin ang misa, bumayo kayong mapayapa para paglimpuran ang Diyos at ang ating bayan. Salamat sa Diyos. Ay, may patating tayong siopaw. Kinaganak lang. Sa mga nandito ngayon sa August 21 Movement, sa Free Lila Movement, dito po sa Clergy for Moral Choice ay sumusuporta po ang pamunuan ng Pilipinas Riders. At sa lahat po ng nag-organize dito, kami po ay nagpapasalamat din sa pagdalo at ito po kinaping kita kay Doc Ason, mga nandito, papasalamat po kami sa Pilipinas Riders, sa lahat po ng mga sumali dito, papasalamat po kami. May kunti lang po kanina na pero yun daw ay galing talaga ng order, galing daw sa Pumilit talaga. Dumating yung isang opisyal at nautosan yata sila na wala naman silang intention talaga. Kasi matagal na ang mga yan, halos kilala na tayo eh. Sila. Dati rin akong galing sa kanyang trabaho. Doon nagpaliwanag naman sila, hindi raw nila. Sumunod lang talaga sila doon sa kanina, yung dumating na mobile na may kasamang opisyal. Maliban po dyan, ang mga kapulisan po ay isa rin pong tao na tulad natin na humihingi rin ng mga reforma at pagbabago. Kami po kahit po doon sa zona, kami po isa rin po kami sa mga naka-uniforming ng retiro na nananalangin na sana pakinggan rin yung binabalangkas ngayon sa Kongreso na yung military and uniform personnel pension reform program na hindi po kami masyadong maapektuhan. Kasi napunduhan nga nila yung Maharlika Investment Fund, may mga confidential fund na napakalalaki, ang office billion, ang opisina ng Office of Vice President, ang Office of the President, na hindi po natin alam kung paano nila i-liquidate. Ang laki na ng budget deficit natin, ang pinagtutuunan yung mga uniform personnel natin, ng pensioner, kaming mga nag-retiro, ano kaya yun? So, isa rin po yun sa hinaing lang natin na napag-uusapan namin sa mga submitting namin ng mga progresibong grupo. Yun po ang mga hinaing na ipinapasok ko rin. Sana po maintindihan din po ito. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa bawat isa na sa kabila ng masamang panahon ay pinilit natin na makadalo sa ating pagtitipra ito. At tayo ay tumawag ng mga ilang kasama natin na may gustong magbigay ng pahayag.
si Brother Bonnie nasaan? Oo, oh, ito yung ano eh. Tingnan natin ang kauting pananalita ng ating kapatid. Basta huwag tayong magpaloko dito, Pamelec, dahil ang panloloko nila, ginamit nila yung pera natin. Yan ang pinaka-puisit sa kanila. Ang panloloko sa Pilipinong voters ay pera natin. Kaya nakakabwisit talaga yung ginawa nila. Ang takot na takot sila sa katotohanan. Pupunti tayo rito ba? Tapos pagsabihan tayo na dapat alis daw tayo rito. Ano ba? Pilipino rin tayo at nandito tayo. Sila nga niloko sa pagboboto nila eh. Sa bagay, baka puro Marcos Duterte yung binotamang yan. Dahil yung Comelec, mukhang nalaman na sa trabaho ni General Eli na talagang niloko tayo. Ang Smartmatic, dapat alisin na yan. Para pag may butuhan na naman, dapat malinis at hindi panloloko dahil ang ginagamit sa butuhan ay pera natin. Kaya dapat hindi tayo maniwala sa pinagsasabi nitong gobyerno ito. Puro kasinungalingan. Dapat katotohanan lang ang itaguyod natin. Kaya po nandito tayo. Maraming salamat po sa pagdating natin dito. Hindi tayo nababahala dahil ang Diyos ang kasama natin. Maraming salamat po. Laban! Laban! Yes! Laban! Oh, meron. Kunti lang. Bigay ng konting pananalita. Oh, si Norman. Hey, yan, bata pa yan. Maraming salamat po sa kakarampot na taong dumating dito sa gitna ng masamang panahon. Subalit ang kukunting ito ay kinatakutan ng mapapangyarihan at biganteng Comelec. Ay isa lang bagay ang kanilang kinatatakutan at yun ay katotohanan. Sa gitna ng katotohanan ito ay nakasalalay ang napakahirap na sitwasyon ng Pilipinas. Kung saan galing mismo sa kanilang raw files ay nadiskubre ni General Rio na nag-transmit ang thousands of BCM through a private network na ito po ay illegal. Ngayon, ang nakakapagtaka rin po dito is that sa kabila ng very glaring and blatant na paglapastangan ng mga sarili nilang alituntunin, ay tila baga wala pang say ang Comelec, ang Supreme Court. Sa bagay, hindi nga ni po nila nakita na noong panahon na may petition para i-disqualify yung kandidasi ni Marcos ay hindi rin sila nakinig despite very, very, very evident na the grounds para ma-disqualify siya. Anyway, lahat po yan is water under the bridge pero hindi po nito may kakaila na ito ay katotohanan. At sa katotohanan ito, dun lang po tayo kumakapit. Kaya nga po kahit po konti, ay tila baga nababahala sila dahil nga may kasabihan tayo na it's easy to stand with the crowd but it takes courage to stand alone. Kaya mag-isa man tayo o kukunti tayo o marami tayo matuloy tayong maninindigan paan sa katotohanan. Laban, Pilipinas! Laban!